Happy Friday na naman po ang ating araw ngayong gabi. Nawa, magandang gabi sa bawat isa na invulnerable kada kayo at sa mga brokenness na nakita natin kay David, na kung saan yung mga dreams niya, mga gusto niyang mangyari na pinaplano niya ay hindi pinagkaloob ng Panginoon. Instead, may mas magandang plano ang Panginoon para sa kanya. Hindi man natuloy yung plano ng Panginoon para sa kanya dahil gusto niya mag-build ng temple. Sabi ng Panginoon, doon ang gifting mo, nung ka nakalagay dapat sa battlefield. Ang response ni David. Response ni David dito ay acceptance to the will of God with thankfulness in our in his heart. Nawa tayo rin po, ganun ang response natin sa Panginoon na kung hindi man natin nasumpungan yung mga dreams natin, nawa masumpungan natin yung kalooban ng Panginoon sa atin. And we will attain victory. Because He is with us, His divine revelation, guidance will be with us. At gagamitin ng Panginoon yung mga abilidad natin. Kagabi ang tinatan po natin, yung deception ni Ziba kay David, na kung saan maraming mga deceiving words na binigay si Ziba kay David. Nawa makita rin natin, magkaroon tayo ng discernment sa buhay natin, na kung ano ba yung tama o mali. At malalaman lamang po natin ito when we are anointed with the Holy Spirit. Ngayon po, magpasalamat tayo for the whole week sa katuruan na ating natutunan at matuto tayong magpuri sa Panginoon dahil siya lamang ang karapat-dapat natin po. Antayin po natin ngayong gabi habang naghihintay po tayo. Mag-umpisa na po tayo sa pagpupuri natin sa Panginoon sa pag-awit natin ng Ikaw Lamang. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo. Sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Oh,
Sa kabila ng ating mga failures, sa kabila ng ating mga pagkukulang, pero laging tapat ang Panginoon. Kaya tayo nandito, patuloy na naglilingkod, patuloy na ginagamit ng Panginoon. Dahil siya lamang, dahil sa Kanya lamang, dahil tinawag tayo ng Panginoon, dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Yun, tayo po'y magpasalamat ngayong gabi sa buong linggo na pinagkaloob niya sa atin. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa biyaya niyang binigay sa atin. Sa kalusugan, sa sustenance, sa strength, sa provisions, at higit sa lahat sa presensya ng Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito. Tulog po kami sa iyo na may pasasalamat sa aming mga puso. Salamat po, O Diyos, sa iyong presensya sa bawat isa, sa bawat tahanan. Kinikilala namin, O Diyos, na gabi-gabi dumadalaw ka sa amin, gabi-gabi sinasamahan mo kami dahil kung may dalawa o tatlo na natitipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kalagitnaan nila. Kaya naniniwala kami, O Diyos, sa tuwing kami ay magsasama-sama, tuwing alas 8 ng gabi, kasama ka namin. Ikaw ang nagtuturo sa amin. Ikaw yung nag-uudyok sa amin na kung ano ba yung tamang gagawin namin sa aming buhay. Ikaw yung nagdadirect sa buhay namin. At salamat, Panginoon, sa kabutihan mo na hindi po kami tinitingnan dun sa mga bagay na nagawa namin at sa mga hindi namin nagagawang para sa iyo, Panginoon. Kundi, lagi kang tapat. Lagi kang nandiyan. Lagi mo kaming pinapatawad, Panginoon. Salamat po, O Diyos, ngayong gabi, samahan mo kami sa aming pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli, ilagay mo ito sa aming puso't isipan. Linangin mo ang aming mga isipan. Iyalis mo, Panginoon, ang anumang hadlang, O Diyos, sa aming pag-aaral ngayong gabi. Nawa ang banal mong spirito ang malayang kumido sa bawat isa. Katagpuin mo po ang bawat pangangailangan namin. Tugunin mo ang bawat dalangin namin, O Diyos. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi na amen. Friday na, Daddy. Okay, wow. Praise the Lord. Salamat sa biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Araw-araw, iningatan niya tayo. Sinasamahan niya tayo, pinapatnubayan niya tayo sa ating mga buhay. Ngayong gabi mga kapatid, dahil Friday na, we're going to make an appeal to you. Especially at this point in time. Alam niyo si Pauline kaninang madaling araw, umatok po sa kwarto namin. At pagkatok niya sa kwarto namin, sabi niya, Daddy! O ano yun? Bakit? Nanaginip ako. O ano na panaginipan mo? Apocalypse. Natatakot po siya kasi nga po parang nagkaroon siya ng vision kung ano yung maaring mangyari sa hinaharap. At
Sabi niya, Dad, nakakatakot. Well, ang sabi ng banalang kasulatan, your young men will see dreams, your young men will see visions. At sabi ko nga sa kanya, anak, we are in the last days, no? Nasa mga huling araw na talaga tayo. Ngayon, mga kapatid, kung hindi pa kayo naniniwala na talagang nasa mga huling araw na kayo, na huling araw na tayo, no? Abay, tumingin po kayo sa ating kapaligiran. Pagmasdan natin kung anong mga nangyayari sa ating mundo, no? Na kung saan talagang makikita natin na andun lagi yung tension, andun lagi yung nakaabang na digmaan, kalamidad, krisis. Now, hindi ko po kayo tinatakot kasi alam ko naman na aware kayo sa nangyayari sa ating kapaligiran. At lahat po ng ito ay mga palatandaan na malapit na talagang bumalik ang ating Panginoon. Kasi maliwanag naman yan sa banal na kasulatan. No? Na bago bumalik ang ating Panginoon, merong mga magaganap na mga pangyayari sa ating mga buhay. At yan po ay nakatala sa banal na kasulatan. Kaya nga kung babalik si Jesus ngayong gabi o ngayong araw na ito, ano po ang inyong magiging tugon? Diba ang Panginoon ay babalik daw tulad ng isang magnanakaw? No? Kung saan hindi mo alam kung kailan siya darating. Darating siya sa panahon na hindi mo inaasahan. So yun po yung isang katotohanan na baliwanag sa banal na kasulatan. In fact, napakarami pong talata sa Biblia ang nagsasabi na talagang si Jesus, ang ating Panginoong Hesukristo, ay muling babalik. Okay? Muli siyang paparito sa sanlibutan ito. Subalit, yun nga po, ang mga tao sa panahon natin ngayon, meron silang mga different responses. Iba-iba ang tugon ng mga tao sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, are you ready? Handa na ba kayo? Handa ka na ba, Pauline? Kung sakaling bumalik ang ating Panginoon, any moment, anytime? Or you are not yet ready? Well, may pagkakataon pa tayo na ihanda natin yung ating sarili sa pagbabalik ng ating Panginoon. Baka ito yung panahon na binibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin na paghandaan natin yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? Or yung iba sa inyo hanggang ngayon, hindi pa sigurado. You're not yet sure kung ano nga ba ang gagawin ko sa buhay ko. Maghahanda ba ako? Di ba ako maghahanda? Sa gabing ito, mga kapatid, napakaganda po ng ating magiging topic kasi yung pong babasahin natin at pag-aaralan natin, actually, sa Bible interpretation po, meron tatlong proseso. No? Una, basahin mo yung paradigm, yung model, yung sinasabi ng Bible. Ang tawag po doon, paradigm. O yung storya. Ano sinasabi ng Biblia? Doon sa kwento. Ngayon, pangalawa, principle. Ano yung principle? Ano yung ma-extract mo ng mga prinsipyo doon sa binabasa mo? Pangatlo, mga kapatid, practice. Anong dapat mong gawin? Matapos mong malaman yung paradigm at saka yung principle, how would you apply into your own personal life yung natutuhan mo mula sa banal na kasulatan? So dito makikita natin yung paradigm. Yung istorya ni David. Now, si David, mga kapatid, bilang hari ng Israel, nagkaroon ng banta sa kanyang pamumuno dahil yung kanyang anak na si Absalom ay nagrebelde sa kanya. Si Absalom po, he wanted to usurp the authority of his father. Gusto niyang mag-take over bilang hari ng Israel. Can you imagine yung anak ni David nagrebelde laban sa kanya? At naging dahilan nito para umalis pansamantala si David sa Jerusalem.
Okay? Babalikan natin yan sa susunod na mga araw. Pero yun po yung historical background ni David. Pero nung namatay na si Absalom, bumalik na po siya sa Jerusalem. So, David returned to Jerusalem to restore his rightful place at the throne as king of Israel. Bumalik siya sa Jerusalem kasi doon naman siya talaga dararapat dahil siya nga yung anointed king of Israel. So, ang tanong ngayon is, how do the people then, sa panahon ni David, how do the people then responded at his coming? Okay? Makikita po natin sa ating pag-aaralan na iba-iba yung naging response ng mga taga-Israel sa pagbabalik ni David sa kanyang trono. Alam nyo, yung pong pinag-aaralan natin na ito, mga kapatid, ay parang larawan. Ang tawag dito ay typology, na kung saan yung naganap sa panahon ni David ay parang panahon din na maaaring maganap sa hinaharap. Sige, mamaya po natin pag-uusapan yun. Pero, pansinin po natin, iba-iba yung naging tugon ng mga taga-Israel sa pagbabalik ni David. Number one, there are those who would welcome his coming. Okay? Sa pagbabalik ni David, merong mga tao na excited sa kanyang muling pagbabalik bilang hari ng Israel. Verse 15. Okay? Saan po ito? Sa 2 Samuel chapter 19, verse 15. So the king started back to Jerusalem, and when he arrived at the Jordan River, the people of Judah came to Gilgal to meet him and escort him across the river. So yung pong people of Judah, when David is returning to Jerusalem, willing sila to welcome David to return to Jerusalem. Okay? So, itong mga taga, eh, syempre, kababayan nila si David, di ba? Si David ay galing sa from the tribe of Judah. So, yung buong tribo ng Judah, excited na makabalik si David doon sa kanyang trono bilang hari ng Israel. Okay? So that's one. There are those people who would welcome his coming, yung mga people of Judah. Ang tanong ito, mga kapatid, kayo po ba, kung babalik ba ang ating hari, babalik ba ang ating Panginoon, handa po ba kayo na siya'y ating tanggapin sa kanyang muling pagparito katulad ng mga taga-people of Judah? Pangalawa, mga kapatid, there are those who are worried at His coming. So kung may mga taong who would welcome His coming, there are some people who are worried at His coming. Now, sino yung tinutukoy dito? Dalawang personality. Si Shimei at saka si Ziba. Okay? Basahin na muna natin yung verse 16. Shimei, son of Gera, the man from Bahurim in Benjamin, hurried across with the men of Judah to welcome King David. Mukhang maganda naman, di ba? Si Shimei, eh, handa rin niyang i-welcome si King David sa kanyang pagbabalik. Okay? As the king was about to cross the river, Shimei fell down before him. Verse 19, "My lord, the king, please forgive me," he pleaded. O bakit sa pagsalubong ni Shimei sa kay King David, ang sinasabi niya, "Please forgive me." Now, hindi natin alam bakit ganun ang salubong ni Shimei nung bumalik si David. Bakit humihingi siya ng tawad
Sabi niya, forget the terrible thing your servant did when you left Jerusalem. Dako, mukhang meron siyang terrible thing na nagawa laban kay King David. Okay? May the king put it out of his mind. I know how much I sinned. That is why I have come here today, the very first person in all Israel, to greet my Lord the King. Mukhang nagkasala. Mukhang may nagawang pagkakamali. Napilit binubura ni Shimei yung kanyang mga pagkakamali na nagawa laban kay David. Ano kaya yon? Verse 21. Then Abishai, son of Zeruiah, said, Shimei should die. Bakit? For he cursed the Lord's anointed king. So ito pa lang si Shimei. Nung panahon na si David ay wala sa Jerusalem, ay kung ano-ano ang kanyang mga sinasabi laban kay Haring David. He is cursing the Lord's anointed king. Well, ano kaya naging response ni David? Well, nagalit siya kay Abishai. Sabi niya, who asked your opinion, your sons of Zeruiah? David exclaimed, why have you become my adversary today? This is not a day for execution, but for celebration. Today, I am once again the king of Israel. Then turning to Shimei, David bowed, your life will be spared. Hallelujah. At least, no? In-spare ni David. Mabuti pa rin yung ginawa ni David kay Shimei sa kabila ng masama yung ginawa ni Shimei kay David. Ngayon, ang tanong, paano naman si Siba? Remember, si Siba, nakita sila ni David sa may Mount of Olive. Pinag-aralan natin yung kagabi. At tinanong siya ni David, bakit marami kang dalang pagkain at inumin? Para saan yan? Well, ang sabi niya, yan ay para sa inyong Haring David. Pero totoo ba na talagang para kay Haring David yon at sa kanyang mga tauhan yun, pagkain na yon? O papatakas itong si Siba? At sinabi pa niya, nasaan yung iyong master na si Mephibosheth? Sabi niya, nahandun po siya sa Jerusalem. Kasi po, inaantay niya na siya ang italaga na bagong hari ng Israel. Totoo rin kaya yun? Yung ano sa Tagalog ba, slander? Slander o paninirang puri, no? Siniraan niya si Mephibosheth na kung saan sinabi niya na si Mephibosheth kaya naiwan sa Jerusalem kasi inaantay niya na siya ang itanghal na susunod na hari ng Israel. Pero totoo ba yun? Ngayon, sabi sa verse 17. Now, listen to me. 17 and 18. 1,000 other men from the tribe of Benjamin were with him, including Siba. O, ano si Siba? Sumalubong din siya sa pagbabalik ng hari. The chief servant of the house of Saul and Siba's 15 sons and 20 servants. They rushed down to the Jordan to meet the king. So, nagmamadali siya para unahan niya na katagpuin yung hari. They crossed the shallow of the Jordan to bring the king's household across the river, helping him in every way they could. Mukhang sumalubong naman. Pero, I tend to believe, kasama ni Shimei, si Siba ay kinakabahan sa pagbabalik ng hari. Kasi, maaring pagbalik ng hari, malalaman niya yung buong katotohanan.
malalaman niya ano ba talaga ang totoo. Siya ba talaga yung naghahandog ng pagkain para kay David? O tumatakas siya? Talaga bang si Mephibosheth na kanyang master ay naroon sa Jerusalem upang i-take over yung kanyang trono? Siguro, kinakabahan itong si Ziba. Siguro, inaasahan niya siya rin na ipatatawarin kasi si Shimei, pinatawad ni David eh. Mukhang maganda yung mood ni David, no? Pero, ibinitin tayo ng istorya. Okay. Kaya na, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, sa pagbabalik ng hari, merong mga tao na handa siyang tanggapin, i-welcome sa kanyang muling pagbabalik. May mga tao naman who are worried at his coming. Kinakabahan. Mukhang hindi sigurado kung ano ang kanyang magiging katayuan sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sana po, sa ating buhay ngayon, eh hindi kayo kinakabahan sa mga oras na ito kung bumalik man ang ating Panginoon. Dapat lagi tayong handa. Yung bang alam natin na matuwid yung ating buhay, talagang tinanggap natin ang buong puso ang ating Panginoon sa ating mga buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. So, una, there are those who would welcome His coming. Pangalawa, there are those who are worried at His coming. Pangatlo, there are those who are waiting for His coming. There are those who are waiting for His coming. Now, sino yun? Si Mephibosheth. No? Verse 24 to 30. Pwede mo bang pakibasa yung 24 to 30? Now, Mephibosheth, Saul's grandson, came down from Jerusalem to meet the king. He had not cared for his feet, trimmed his beard, or washed his clothes since the day the king left Jerusalem. "Why didn't you come with me, Mephibosheth?" the king asked him. Mephibosheth replied, "My lord the king, my servant Ziba deceived me. I told him, saddle my donkey so I can go with the king. For as you know, I am crippled. Ziba was slandered me and saying that I refused to come. But I know that my lord the king is like an angel of God. So, do what you think is best. All my relatives and I could expect only death from you, my lord, but instead, you have honored me by allowing me to eat at your table. What more can I ask? You said enough. You've said enough," David replied. "I've decided that you and Ziba will divide your land equally between you. Give him all of it," Mephibosheth said. "I am content just to have you safely back again, my lord the king." So, makikita natin dito, si Mephibosheth ay isa sa mga taong buong tiyaga na nag-aantay sa pagbabalik ni Haring David. At sa kanyang pagbabalik, meron siyang gustong linawin. No? Meron siyang gustong linawin. Ano yung gusto niyang linawin? Sinabi niya, tinanong siya kasi ni... Una, nakita po ni David yung kalagayan ni Mephibosheth. Na kung saan, ang sabi rito, he had not cared for his feet, trimmed his beard, meaning talagang bumaba yung balbas ni Mephibosheth, and or washed his clothes since the day the king left Jerusalem. So he's in the state of mourning actually. Nalukot siya nung wala yung hari ng Israel dun sa Jerusalem. At hindi lang yun, tinanong siya, bakit hindi ka sumama sa akin, Mephibosheth? Actually, sabi niya, Lord, my Lord, the king, nilin lang ako ng aking servant na si Ziba. Sabi ko sa kanya, saddle the donkey that I can go with the king. Subalit, sabi niya rito,
alam niyo naman, ako'y crippled. Sabi ni Siba, siniraan ako ni Siba sa inyo, sinabi niya na, I refuse to come. Hindi po totoo yun na I refuse to come. Sabi niya, but I know that my Lord the King is like an angel of God who do what you think is best. All my relatives and I could expect only death from you, my Lord. But instead, you have honored me by allowing me to eat at your table. What more can I ask? So dito, nagpaliwanag si Mephibosheth na hindi totoo yung mga sinabi ni Siba tungkol sa kanya. Pinabulaanan niya yung mga paninirang puri, paninira sa kanya ni Siba. Ang intention talaga ni Siba, mga kapatid, makuha ni Siba yung loyalty ng king. Pangalawa, ang intention ni Siba, mapasa kanya yung estate, yung mga ari-arian na ibinigay ni David kay Mephibosheth. At gusto niya yung reputasyon niya ay maibalik sa kanya. Subalit, sabi ni David, you have said enough. I decided that you and Siba will divide your land equally between you. Wala na eh. Nakapag-desisyon na kasi si David eh. No? Nakapag-desisyon na si David nung una na ibinigay niya kay Siba yung property na yon. Pero ngayon, binago ni David, hinati na lang niya. Okay. Pero, again, at least hinahati pa ni David. Napaka-gracious pa ni David. Binibigyan pa niya ng pagkakataon si Mephibosheth. Pero ano sabi ni Mephibosheth? Give him all of it. So dito natin makikita. Wala siyang interest talaga. Doon sa purity ng heart niya, andoon, no? And I'm content. Andun yung kanyang contentment. I am content just to have you safely back again, my Lord, the King. So dito natin makikita, mga kapatid, na may mga tao na who would welcome His coming, who are worried at His coming. Ikatlo, those who are waiting for His coming. Itong si Mephibosheth, gusto talaga niyang bumalik talaga si David. Hindi lang para maipaliwanag niya yung kanyang sign. Kung hindi, gusto niya pa rin na sumunod kay Haring David. Pangapat, there are those who are working until His coming. Okay? Now, sino yun? Si Barzillai. Okay, verse 33 hanggang 40. Dito natin makikita, 31 hanggang 40. Barzillai of Gilead had come down from Rogelim to escort the king across the Jordan. He was very old, okay? About 80 and very wealthy. So matanda na siya, pero mayaman siya, no? And sabi dito, he was the one who had provided food for the king during his stay in Mahanaim. So itong si Barzillai, habang si David ay wala doon sa palasyo, siya yung nagsusupply ng pagkain para sa hari. He was the one who had provided food for the king during his stay in Mahanaim. So may mga tao po, mga kapatid, na nagtatrabaho hanggang sa muling pagbabalik ng hari. So makikita natin yung apat na klase ng tao na binabanggit dito, mga kapatid. Kaya nga nung bumalik si David, iniimbita niya si Barzillai. Sumama ka sa akin sa Jerusalem. Pero again, tumanggi siya sapagkat sabi niya, matanda na po ako, hindi na ako makabalik sa Jerusalem. I'm 85 years old. And I can no longer enjoy the food. Kung papakainin niyo ako doon, hindi ko naman may enjoy. Hindi ko naman nalalasahan na. At saka kung meron kayong handaan at kasiyahan, hindi ko naman maririnig na mahina na yung aking pandinig. Oo. So sabi niya, mananatili na lang ako sa aking hometown. At kung pwede, yung aking na lang servant na si Kimham ang isama ninyo sa Jerusalem. At
Again, pumayag naman si David na ang isama niya ay si Kimham rather than si Barzillai. Kasi si Kimham ay isa sa mga isa sa kanyang mga anak na naglingkod kay David habang si David ay wala dun sa Jerusalem. Sinuportahan niya ng pagkain si David nung si David ay wala sa palasyo. So, apat na larawan ng iba't ibang mga uri ng mga tao na maaaring yung isa, who would welcome his coming, who are worried at his coming, who are waiting for his coming, and who are working until his coming. Ngayon siguro, mga kapatid, saan tayo dun sa apat na yun? Isa ka ba sa nag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoon na handa mo siyang tanggapin sa kanyang muling pagparito? O ikaw yung isa sa mga taong nangangamba sa kanyang pagparito kasi hindi mo alam yung katayuan mo? Koy, maaaring ikaw ay nagpapatuloy pa rin sa pagkakasala at alam mo na meron kang nagawang hindi ka lugod-lugod sa hari ng mga hari. O ikaw ay katulad ni Mephibosheth na inaantay mo yung pagbabalik ng hari dahil inaantay mo na ikaw ay ipagtanggol dahil merong umaapi sa'yo. O ikaw naman ay katulad ni Barzillai na nagtatrabaho pa rin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Alam niyo po mga kapatid, ito po yung isang katotohanan na dapat nating tandaan. Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, will come again for His people. Amen. Sabi sa Hebrews 9:28, and so Christ also, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time for salvation without reference to sin to those who eagerly await Him. So ang ating Panginoon sa Kristo ay muling babalik, hindi na para ihandog muli yung kanyang sarili para sa kasalanan. Hindi. Babalik siyang muli para sa kaligtasan ng mga taong matyaga na nagaantay sa Kanya. Okay? He will appear a second time for salvation without reference to sin to those who eagerly await Him. So, babalik po ang ating Panginoon for the second time into this earth. Hindi na para mamatay sa krus ng Kalbaryo, kundi para iligtas na yung mga taong tinubos niya at nag-aantay sa kanyang muling pagparito. And Jesus will reward all people for their deeds. Magkakaroon po ng judgment day. Okay? And Jesus will reward all people of their deeds. No? Sabi sa Revelation 22 verse 12, look, I'm coming soon, bringing my reward with me to repay all people according to their deeds. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. So sabi ng Panginoon, I'm coming soon, bringing my reward with me to repay all people according to their deeds. So, na, excited ka ba sa pagbabalik ni Lord para tanggapin mo yung iyong reward? Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Sa pakanyang pagbabalik, gagantimpalaan niya yung lahat ng tao ayon sa kanilang mga ginawa. So, lahat ng ginawa mo para sa Panginoon ay will be repaid. Maaring dito sa mundo, hindi ka na-appreciate. Wala man lang tumatapik sa balikat mo. Wala man lang nagbibigay ng
wala man lang nagbibigay encouragement sa inyo, pero tingnan po, pagbabalik ng ating Panginoon, you will be repaid at His coming according to your deeds. Sabi pa rin po sa 1 John 2:28, and now, little children, abide in Him so that when He appears, we may have confidence and not shrink from Him in shame at His coming. Alam niyo po ba na may mga tao po na sa pagbabalik ng ating Panginoon ay para silang nauupos na kandila. They will shrink from Him in shame at His coming. Bakit kaya? Bakit kaya may mga taong sa halip na excited sila sa pagbabalik ng Panginoon, nandun yung kanilang kahihiyan, yung kanilang takot. Probably, hindi sila naging tapat. Hindi nila nagawa yung pinagagawa sa kanila ng ating Panginoon. Nagkulang sila sa mga dapat nilang ginawa nung sila'y narito sa sanlibutan ito. Kaya nga, therefore, you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Kaya nga po sa gabing ito, mga kapatid, ang tanong, are you ready for His coming? Are you sure you are ready for His coming? Maghanda po tayo, mga kapatid. Manalangin tayo. Dakilang Ama na nasa langit, sa gabing ito, nagpapasalamat po kami sa mga salita mo na aming pinagbulay-bulayan at natutuhan sa gabing ito. We pray, Lord, maging buhay ang iyong mga salita sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Ito'y nagsisilbing paalala, babala sa aming lahat. Kaya nga, Panginoon, tulungan mo kami na maging handa sa lahat ng panahon. Dahil alam namin, Panginoon, nalalapit na ang iyong muling pagbabalik. And we are so much excited, Lord. Hindi doon sa gera sa Ukraine. Hindi kami excited doon sa maaaring maging gera dito sa Taiwan. Hindi kami excited gano'n, Panginoon, doon sa kung ano magiging bunga nitong pandemic na ito. Mas excited kami, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik, sa iyong muling pagparito. Kaya nga, Panginoon, salamat sa oras na ito. Pagpalain mo ang mga salita mo na aming napagbulay-bulayan sa gabi nito. Lord, nais naming idulog sa inyo ang iba't ibang mga kaibigan namin, kapatid sa Panginoon na may mga karamdaman. Dalangin po namin yung mother ni Ate Pin na nadulas. Kinakailangan ng operation. Ganun din yung mother ni Pastor Dindo, si Nanay Chedeng. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong patuloy na himala. Nadulas din po siya. At kinakailangan din mag-undergo ng operation. Sila Rachel Buligon at ang kanyang buong family. Ganun din, O Lord, nais namin silang idalangin sa inyo na naway ingatan niyo po sila. Sa anumang kapahamakan, lalo na si Rachel, na nagdadalang tao sa mga oras na ito. Lord, we pray for your special covering. May your protection be upon her, Lord, at saka doon sa kanyang baby, Panginoon. Bigyan niyo po ng wisdom yung doktor na maaaring mag-address sa kanyang kalagayan, Panginoon. Gabayan niyo po sila sa ingatan ng buong pamilya nila, Panginoon. Ganun din yung mother ni Rachel, si Mommy Olive.
Panginoon, dalangin po namin ang iyong patuloy na pag-iingat sa buong pamilya nila, O God. Sa iyo po namin sila pinagkakatiwala. Ganun din sa aking kapatid, Lord, sila Noemi, dalangin ko ang iyong patuloy na pag-iingat sa kanilang buong pamilya, Panginoon. Kaya inang Sita, na kapatid ng aming inang, Lord, dalangin po namin na naway lagi mo siyang gabayan, ingatan, samahan, bigyan ng kalakasan ng gagaling sa inyo. Panginoon, dalangin ko rin po ang bawat pamilya na nire-represent namin sa devotions na ito. Bawat pamilya, si Mami Getty, dinadalangin din namin ang iyong pag-iingat sa kanya. Father, we commit them to you, Lord. Ingatan niyo po sila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. At maranasan nila yung kagalingan na nagagaling sa inyo. Dalangin din po namin yung mga doctors, nurses, na ngayon din ay may mga sakit. Dalangin din namin yung mga doktor na wala pang sakit, Lord. Ingatan niyo po sila upang merong mga tao na mangalaga sa kanilang mga pasyente. Patuloy po namin dinadalangin sa inyo yung mga kaguluhan sa ibang bansa. Maghari po kayo. Ikaw lamang ang makaka-control ng lahat ng ito, Panginoon. Wala nang iba. Dalangin ko rin yung nalalapit naming eleksyon. Ingatan niyo po ang eleksyon ito na huwag magkaroon ng mga karahasan sa halip, magkaroon ng honest, orderly, and credible elections, O God. At kayo rin po ang magtalaga ng mga lalaki o babae na maaari namin maging tagapamuno, Panginoon, sa darating ng mga panahon. Lord, sa gabing ito, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa iyong mga pangako. Dalangin ko, Panginoon, patuloy mong katagpuin ang bawat isa sa amin, ang bawat pamilya na nire-represent namin. Alam, yung pong mga unspoken prayer request namin, yung mga prayer request na hindi po namin nabanggit, O God, dalangin mo po, tulungan mo po. Even Lord, yung mga nanonood sa Facebook, yung mga taong nanonood sa YouTube, abutin niyo rin po sila sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat po. At pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Lord, sa buhay ni Ate Tess, sa kanyang nalalapit na kaarawan. This coming Sunday, Lord, we pray, continue to bless Ate Tess. Ganun din kay Tatay Cesar, na birthday niya rin. Ganun din kay si Pastor Florence Bustamante. Pagpalain ka ng Panginoon, Pastor Florence. At pinupuri ko ang Diyos sa inyong mga buhay. Hallelujah! Hallelujah! Mga kapatid, purihin natin ang ating Panginoon. So, dumako tayo sa ating Panginoon, sa gabing ito, muli kaming kakain at tinapay na may pagsasalamat dahil inaalala namin ang iyong ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Tanda ng iyong pagmamahal sa amin. Lord, salamat dahil mahal na mahal mo ang bawat isa sa amin. At iyan ay pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Panginoon, salamat po sa iyong banal na dugo. Yung dugo mo na binuwis para sa aming mga kasalanan. Nilinis mo kami sa aming karumihan. At nanumbalik yung aming kaugnayan sa Diyos dahil ito'y pinagtibay ng iyong banal na dugo. Salamat po, Panginoong Hesus. Muli kaming iinom. Nanda ng aming pasasalamat sa inyong kadakilaan sa aming mga buhay. Amen. Salamat po, maaaring hindi po tuloy-tuloy yung inyong panunood sa amin. Baka nagbabuffering kasi po malakas ang ulan dito sa Baguio. May mga nag-comment po kasi na hindi sila makanood dahil putol-putol at humihina ang internet. Nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil nagkaroon uli na kuryente, nawalan po ng kuryente. Yun!
Salamat po. Patuloy po tayong magdalanginan sa bawat isa at sa kapanahunan pong ito ay kailangan natin ang panalangin ng bawat isa. Thank you for joining us. Kabet ng Rosario, Kabolong at ang buong pamilya. Salamat po. Ate Tess ng Rosario, advance happy birthday sa'yo. Si Sir Kim, Aya and Nico, Stella Centeno del Rosario, Cecilia Madroño, Ma'am Arginda Cruz, Emma Gonzales, dyan sa Cavite, Glad Pasogil, Glad and William and Gwen, Sharon Pasogilbert, Nanay Esther and Tatay Cesar, Catherine Bautista, Rachel Bulido, nawa patuloy na pag-adingin sila nanay at si tatay at buong pamilya nyo na nasa Burgos. Mabel Makadangdang, Tatang Dory del Rosario, Mamueng Ferrer, Brother Alvin, salamat sa paayuda. Brother Augusto Banganan and Sister Des, Darwin Centeno, Sir Arlie Wilson, Ate Editing, and Kuya Ove. Hello kayo dyan sa kanaki test, sila Pastor June and Judy, Sister Seven Painado, Brother June at Buka, Kuya Jerry and Ate Joanne, Susana Roque, Ate Susan Roque, Jen Tiglao, Jesusa Ulana, Shirley Baptista, Amelie Fakal, Faith, and Jeff. Kuya Bobby Gonzalez, Nanay Josefa Kulanay, Shelo Gomez. Welcome, Shelo Gomez. Brother Rolando Fontanilla. Carm and Jester and Rod, Sister Narisa Duca, Rio Calusa, Brother Ray Gonzalez, Jennifer Camero, Franz Escuero. Welcome back, Franz Escuero. Jukes Lopez, Tisha Ople, Shaila Rivera, Ian Carlo, Kilatito Ben, Kilatita Judy na nasa YouTube or Facebook. Grace Limas, Nanay Violeta Bertuccio, yung mga Brother Rome Paluran, mga team the play natin, yung mga hindi po namin na babanggit na nanonood ay nasa team the play sila at hello kaila Mary Jane De Gia Perez, Maylin Constantino Villa Panya, meron pa raw ni as Brother Enrique So na nasa Italy, Rome, yun. Yon, maraming salamat po. Carita Castillo, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil nag-provide yung mga kailangang dugo ng inansika. Nawa patuloy na ingatan sa inansikan sa ospital kasama ng nagbabantay sa kanya. At i-provide lahat ng mga kailangan nila. Mayroong Japanese. Yon. Natapos po muli ang ating buong linggo at tayo'y marami na namang napagsaluhan sa buong linggo ito. Nawa, huwag niyo po kakalimutan na bukas, Balena Family ang kasama natin. At magkita-kita tayo ng linggo alas 9 ng umaga. In-encourage po namin kayo na mag-join tayo sa Zoom at yung mga iba naman ay pwede rin ng Facebook at meron po tayong replay ng alas 8 ng gabi ng linggo. Huwag niyo pong kalimutan na and we are inviting everyone sa ating Genesis study. Paganda ng paganda po ang pinag-uusapan namin sa Book of Genesis. Pwede po kayo makikinig lamang sa mga pagtuturo, discussion sa Genesis. At kinibig din po kami sa bawat isa kung sino po ang gusto mag-join na Saturday BFD Discipleship po natin. Pwede rin po kayong mag-join lang doon at pwede rin po kayong hindi tagapakinig lang. And we are inviting everyone to participate. At ating men's fellowship po pagbabalik ng men's fellowship. Maraming at ang agab youth po natin every other Sunday. Thank you so much and God bless.
Don't forget to share, like, follow, and subscribe. Good night.